Gawang gawa na pagtulong at walang hinihinging kapalit ang medical mission na handog ng St. Gerard Charity Foundation sa Barangay San Jose at Barangay Kapasigan sa lungsod ng Pasig. Sama-samang inihatid ni na Kuya Colly at Ate Sarah ang pagtulong at pag-asa sa komunidad. Handog pa rin ang free medical assistance bilang suporta at pagmamalasakit sa inyong kalusugan dahil health is wealth. Ayan, Barangay San Jose, taas natin ang kaliwagang pabaybay! I don't know what he means by papansin. Kasi yung sa amin naman, all our interviews, all our yung mga media posts namin is all about yung pagtulong namin, yung mga medical missions namin. So hindi ko alam kung saan kami banda magpapapansin. With regards to my photos sa medical, I'm meeting people kahapon sa may Barangay Malgaan. Ang karamihan po dun sa mga residente ay mayroon concern po nila is syempre dun sa medical and health issue po. May plano na po ba tayong magpapagawa ng medical mission? Magpapaba tayo ng medical mission doon sa may Lanzoni Street, sa may Manggahan, na kung saan kami galing, ang daming tao doon. Maraming salamat sa pagtanggap sa Team Sarah doon. Syempre, pala rin tayo, syempre yung ating focus is health talaga. So we would be focusing on how to, yung kasi madaming pagkukulang, based na yan sa mga sinasabi ng mga tao. Walang gamot sa health centers, mahirap ma-confine sa mga hospitals natin dito sa Pasig. So definitely we will be addressing these and solving these problems or issues na nakaharap sa atin. At isa na kolega na sa munisipyo, nabanggit niyo po, priority mga empleyado is Pasigueño. Yes. Tungkol po sa department niya, definitely, I think Pasigueños are qualified to lead as well. Hindi tagalaba. So, better if lahat ng empleyador or everyone employed in the City Hall, gusto ko sana, like in St. Gerard, 98-99% puro Pasigueño yan. So, better sa City Hall din kung sa kasakali pala rin tayo, lahat yan gusto ko, lihitin mong Pasigueño. Parang sa engineering department, Sir Curling, yung rin ba, may gagawin ng drawing sa kapagawa, dapat sa engineering ba? Gamitin po natin ang mga engineering ng City Hall, kapag sinasweldo sila, mga mag-drawing ng mga arkitekto, may architectural department ng Hong City Hall, may engineering department ng City Hall, gamitin po natin sila sa pagkatayin naman po ang kanilang talent. So, hindi po natin gagamitin para mas maging maganda po ang pasok. Wala naman kasi tayo magagawa sa taong ayaw. Pero may sinasabi siya naman na sa mismong COMELEC meron naman peace covenant. So siguro let's go over that. And yun siguro ang i-exercise natin na peace covenant kung ayaw niya pirmahan yung peace covenant na in-offer naman. Ma'am Sarah, ano pong pagkakaiba ng dito at ang Ma'am Sarah? Ay! Ang pagkakaiba ng siguro ng isang Vico sa isang Sarah. Syempre ako, isa akong ina, isa akong asawa, isa akong may anak. Syempre yung paghahalaga sa pamilya, yung experiences natin na nangyari sa buhay natin, yung hanggang sa kung saan tayo nakarating ngayon.
ngayon bilang asawa, bilang isang ina, kung ano yung nararanasan or ano ng isang ina at asawa. Alam natin kung ano yung pakiramdam, alam natin kung ano yung kulang sa bahay, kung ano yung dapat natin patugunan ng pansin, kung paano mag-alaga ng isang pamilya. Siguro yun ang pagkakaiba sa isang Sara sa isang pamilya. Last na lang po, kung ano itong partido ang inaaniban nyo ngayon? Ang partido namin is a... Hindi, yung partidos na... Hindi. Ang partido namin is UPG. So, sa mga guardians ko. Hindi, pero nandiyan na po kayo sa Mississippi. Ano pong klaseng governance na sinasabi na kasalukuyan? Talagang open daw ang lahat. If it would be under my governance, I would do it the same as I'm doing in St. Gerard. Everyone is open to their ideas. Hindi ako ang closed-minded. Gusto ko mga tao hindi takot. They will stand up for their rights. Okay sa akin yon. Hindi sila matatakot sa isang gobyernong Sara. Kasi pag-govern is a pagiging isang leader. You have to be a good listener din. So dapat alamin mo kung ano yung mga problema ng mga kababayan natin na Pasigueño. So yun yung gusto kong klaseng governance sa Pasig, na ang mga tao hindi natatakot lumapit sa akin. Parang isang ate hanggang sa dulo ang paglilingkod natin ko sa kasakali. Kuya Bertie naman po. Kuya Bertie, ano po yung name po po kay Ate Sara? Kay Ate Sara? Nakasuporta ako sa kanya. At kung ano bang kaalaman namin sa labas, sa national, na natutunan na ang mga infrastructure, pagtatayo ng mga hospital, mga school buildings, pagtatayo ng mga housing, pagtatayo ng mga tulay, sana ang pumakasay sa flood control, ay makakulong po ako sa kanya sa ganyang klase ng mga bagay. At yung smart city na pangarap niya, ay papatuloy natin ang 360 degrees sa Pasig. Pagkagandahin natin, bibigay natin para sa Pasig ang para sa kanila upang mapakinabangan nila ang nararamdaman para sa kanila. Okay. Mga bukod po sa medical mission na isinasagawa nila, meron pa po ba silang ibang plano on Yes, actually, sa Monday, I have a meeting with another foundation for sa mga bata na may cleft palate. So, sa mga bata na may cleft palate, mga magulang dyan, I'm looking for 50 kids para ma-assist natin, ma-operahan yung cleft palate nila. Also, we're in the final stages of sa pag-execute natin din sa mga assessment sa mga bata that could possibly have ADHD, kasi very rampant or very malaki na ang margin for with kids na may ADHD. Also, we're also in the planning stage ng pagpapatayo ng isang dialysis center which will be utilized by Pasigueños for free. So, yan yung mga upcoming programs natin. Tapos sa medical missions natin, pina-finalize na lang din namin yung ultrasound para kasama din dun sa servisyo natin na libre. At yung mobile kitchen mo? Ah, yes. Oo, next week, nilalunch yung kusina ni Ate Sara. So, ito iikot sa buong Pasig. I think we'll start sa District 2. Magbibigay tayo ng palugaw, pakain, para maibsan ng kahit papano o matulungan natin yung mga kababayan natin na hindi nakakakain. Okay, last night. Yung regarding po sa sports, hindi pwede po ba natin expand pa po sa mga new listeners or new viewers natin, what is sports? Okay, so yung smart city, no, kasi syempre ano ba yun, ano ba smart city, hindi ba pwedeng globes? So yung smart city is, let's say, with security, lahat ng lugar or areas, para is for your safety, magkakaroon ng CCTV, which will be, yes, which will be sa mga command center nila nakadirekta. Kasi as of now, hindi very efficient yung mga CCTVs natin. Katulad sa Bangbang, sa area namin. Minsan sa amin pa nagpapa-CCTV. Nagre-request ng ano. Okay. So ngayon, bali ang gabi po namin ito, smart ito, traffic light, smart CCTV, may command control tayo na makikita natin para sa ganun yung physical order pa natin, ay lalo pa natin mapaayos. Smart hospitals na nakasystem tayo para malaman natin kung sino yung mga bibigyan natin ng gamot, kasi kung 1,000, 2,000 na nakahingi ng gamot sa'yo, baka malito ka na, baka mamaya umaabuso na pala hingi ng gamot, hindi mo pa alam. At kung dami mga na-expire na gamot, hindi mo pa rin alam kasi naka-manual ka, hindi kayo nakasystem.
class, ang gagawin po natin, kung pwedeng ihatid na sa kanila, ang mga gamot, ihatid natin sa bawat mamamayan na kailangan nila ng mga gamot. At kami po ay naniniwala na hindi po masamang manggaya, lalo na sa mga iba't ibang mga city, mga magagandang ginagawa nila. Hindi po na kaya manggaya, lalo na kung talaga effective ito at makakatulong sa mga tao. Why hindi natin ganyan? For example, yung ginagawang mabuti sa Taguig, ginagawang mabuti sa Makati, ginagawang mabuti sa Quezon City, ginagawang mabuti sa Marikina, ginagawang mabuti sa Maynila. Lahat ng yang mabubuti na yan, pagsapasamahin natin, mukha tayo hindi nang gaya. Kasi, magpa tayo mag-eksperimento. Kasi, unawa na, sa eksperimento, maaaring mag-failure yun. Samantalang ito ay subok na. So, gagayahin na lang natin. Walang po masama, mukhang hybrid pa nga. Dahil, lahat ng mabubuti, gayahin mo, mabuti ang kalalabasan niyan. At sana po may balik rin yung free public wifi. Yes! Public Wi-Fi. Kasama sa Smart City. Kasama sa Smart City, yung free public Wi-Fi. Halimbawa din, mga bata, hindi may bagyo, hindi pwedeng pumasok. Pwede tayo gumaya sa mga private schools na nagiging asynchronous ang classes para hindi tayo nagme-makeup classes noong Saturday. So, pwede yung mga bata sa bahay na lang din nag-aaral pag may mga bagyo. Yan. Design na lang po ako. Yes, October 19, meron tayong launching ng ating sports, ano yung Pasang Liga. Handog ni Vice Mayor Iyo na magkakaroon ng exhibition game. So abangan nyo, may mga artista makikipaglaro sa ating mga kalalakihan ng basketball. Plus yung volleyball sa mga kababaihan. Parang expert na expert ako dun sa mag-volleyball. Naglalaro ba kayo nun? Hindi ako naglalaro na volleyball. Medyo nahirapan tayo dun. Hindi, pero mapag-aaralan naman. Isa na lang po, Viberkey. Isa kay Viberkey. Masaya po ang puso namin, patuloy lang din gagawa sa ganun pa rin, sa mga bachers po namin. The more nabash kayo na ba sa amin, the more din po na mas nadamihan po namin ang paglilingkod at pagtulong sa mga taga-Pasig. At sana po, wala na po tayong kawayan o sinahan o pamakasang bagay. Ang pag-awayan na lang po natin ay kung paano tayo gumawa ng pagtulong. Charity wars na lang po ang maging wars natin. Sa mga Pasigueño, huwag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin ang ating medical missions. Every Saturday, gagawin natin yung medical missions natin. Also, if you would like to pass any medical or financial assistance, pwede po kayo magpadala ng letter sa office. Tutugunan natin yan. Medyo na backlog tayo, pero hopefully next week maipamimigay na namin yung mga na-backlog. Sa mga bashers, keep on bashing! We love it! No? Kita mo, walang ka-stress-stress sa mukha namin. Happy lang tayo kasi when we project positive vibes, pati mga tao kaharap natin, napapangiti at napapasmile din. So, keep on bashing lang kasi gusto namin yan na para makapagpatulong pa kami na mas maraming tao. The more na binabash po kami, the more po na na-inspired kami na gumawa ng mas maraming pagtulong. Yung mga passion po ninyo, yung pang mapasigla sa puso namin na lalo kami matulong. Kaya the more na maraming bashers, the more na mas maraming pagtulong po ang gagawin namin at bubugbugin namin ang pagtulong para sa Pasig. Nang sa ganun, makinabang po ang mga taga-Pasig. Yes, it's positive or negative publicity. Publicity pa rin yun. So yung mga negative publicity, naki-curious lang yung mga tao kung sino kami. And when they get to know us naman, yung mga negative tungkol sa amin, napapatunayan naman namin na hindi kami ganun kumating tao. So let's just be positive, happy lang kami. Hindi kami die hard. Okay? Happy lang sa inyo lahat. Beautiful! Yes. Thank you! Sigurado ay ang ganda. Ikaw na ang habit.
Mula rito sa lungsod ng Pasig, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines.